Hello! Kumusta po kayong lahat? Welcome back to the Vince Words YouTube channel. At sa mga bago lang po nakakapanood ng aking mga videos dito sa channel, please subscribe and click the notification bell para po maging updated kayo sa mga motivational, educational, and inspiring videos na i-share ko po sa inyo. Ngayon, gusto ko lang pong i-share, ipakita sa inyo, especially of those na nasa malalayong probinsya na hindi pa nakarating dito sa Mall of Asia area, sa Pasay City, and of those who are our kababayan na nasa malalayong bansa, outside of the country, na hindi pa nakarating dito or matagal nang hindi nakauwi at hindi na nakapasyal. So, nakakatuwa lang kasi kaya gusto kong i-share dahil sa dami na rin ng mga development na nangyayari dito. Actually, itong area naman ng Mall of Asia, reclamation area ito. Ibig sabihin, tinambakan lang ng bato at lupa para po mapatayuan ng ganitong building at ganito na yung itsura niya ngayon. So, nakakatuwa, napakarami ng mga buildings, mga naglalakihang malls, and the church na nasa kanan, itong building na ongoing, I think sa Mall of Asia pa rin ito, sa SM. So makikita natin, sa tagal ko na rin po dito sa Manila, since 1994-1995 una kong narating, napuntahan itong Metro Manila, marami na rin pong mga pagbabago. But of course, yung hindi nagbabago at lumala pa yung traffic. But anyway, this time, because of the pandemic, nakikita natin marami na rin mga sasakyan. At itong time na ito, bandang hapon ito. So, papunta, pauwi na ako, papunta ng Bacoor City, but nakita ko dun sa Cavitex ang haba na ng pila. So I decided to reroute dito sa Ninoy Aquino International Airport Expressway. So kung makita natin, bihira lang yung mga sasakyan. Actually, this is my first time of driving through this route. Kasi nung napunta ko rito, nung hinatid ako, nung pasakay ako sa aeroplano at pasahero ako during that time. So, yun na nga. Nag-enjoy ako na makita at madaanan ng ganito kasi ang Cavite, kung dadaan ka sa Cavitex, medyo mas malapit lang yung distance. Ang problema is yung time of travel dahil nga sa traffic na before the toll gate. So, nag-decide ako na dito dumaan. And of course, para ma-familiarize din yung sarili natin. Actually, napakarami ng mga daan sa Metro Manila na yung iba hindi ko pa nadadaanan dahil yun, minsan tinitiis lang natin yung usual route. So yan, nakikita natin naglalakihang mga building sa kaliwa at sa baba nito sa ano na yan, sa airport. So napakasarap magbiyahe pag ganito lagi, ano, tuloy-tuloy lang. Mabilis yung traffic ng mga sasakyan, hindi yung mauubos yung oras mo sa kababiyahe kasi yun ang usual na burden pag nasa Manila ka tapos may sasakyan ka, magdadrive ka pa, napaka traffic, minsan 2 hours or more na ginugugol mo sa pagbabiyahe, halos nauubos lang yung oras mo, kaya pagdating mo sa bahay ay napapagod ka na. So ito namang pandemic, in my part personally, it helps kasi nga yung tulad nung sa schooling ko online and then sa mga trabaho na work from home, napakalaking tulong po pagdating naman sa ganong sitwasyon kasi nga hindi ka nababiyahe papunta sa opisina. Hindi ka nababiyahe papunta sa klase mo kung saan yung venue, like my schooling now, at online lang.
So hindi ka na mapapagod sa pagda-drive, makatipid ka sa gasolina. Malaging may mga positive aspects din naman na para sa akin personally, nakabubuti. Dahil talagang sa tagal ko na rito sa Manila, since 1995, nakakapagod talaga magbiyahe. At minsan nakakatulog ka na sa manibela habang hawak-hawak mo yung manibela. Kaya ako pag nahinto, automatic yan, i-handbrake ko kasi baka mamaya maidlip ako eh. Maatras yung sasakyan mo, mabangga ka sa likod or mabangga ka sa harap. So, mahirap yung antok labanan. So, makita natin dito, nakakatuwa dahil tuloy-tuloy lang yung biyahe. Kung doon ako sa Cavitex dumaan, for sure, nandun ako nakapila sa haba ng pila before the toll gate. But after the toll gate naman, maluwag na rin naman. But I decided to take this route papunta ng Lampas ng Alabang, then MCX, kakanan ako doon, all the way through. Medyo maluwag-luwag yung daan na yan, except doon sa corner ng ano, ng Daang Hari and Molino Road, kasi may ginagawa doon na flyover. So usually yun na nga, minsan pag dito ka kasi sa expressway, almost 200 din yung bayad dito eh, paglabas, plus 40 dito sa isang toll gate, mga almost 250 yung additional din na mababayad mo, mga ano na yun, mga 5 liters or less na gasolina, dagdag gasolina. But of course ang pinag-usapan kasi natin dito yung oras eh. So makikita mo yung mga building dito sa kaliwa, Mega World, tapos yung Resorts World, yung daan papuntang, actually tapat siya ng Villamor Air Base, yung papuntang Gate 3 ng Fort Bonifacio papuntang BGC. 1995, 1994 nung nag-training ako dyan sa summer camp training ng Naval Science 43 dyan sa ano bang tawag dun? CBIS, yung engineering ng Philippine Navy. Doon kami nagtitraining noon. So pababa natin dito, yung papuntang Skyway. Makikita natin yan sa yung nasa taas. Yan po ay daan, walkway, papunta ng airport, yung nasa kanan, bandang kanan, Ninoy Aquino International Airport. So makita natin dito, halos walang sasakyan, napaka sarap magbiyahe pag ganito lagi, ano. Pero syempre, you have to observe the speed limit for your safety. Nakalagay dyan 60 km/h, kasi ano na yan eh. Kumbaga calculated na yan na ano yung safe speed sa pagda-drive, sa pagtakbo pag dumaan ka dyan sa area na yan. So yan yung may building sa kaliwa, Resorts World. Pagkaganda pag ganito lahat ang daan. But sa Manila talaga, especially ang EDSA, napaka-traffic yan pag yung lalo pag rush hour. Pero nung nag-lockdown, kasi halos ang mga nakakadaan dyan, kami lang mga frontliner. So makikita mo talagang ang lungkot ng EDSA. Bihirang-bihira lang yung mga sasakyan. Parang naging ghost town. Sarado lahat ng mga pwesto left and right. So pag nagbiyahe ka, napakabilis. Yun, and then nung bumabalik na yung inaalaw na yung pagbabiyahe,
paunti-unti bumabalik, may mga buses na rin. Pero yung bus ngayon sa EDSA, nasa leftmost lang. So, mayroon silang sariling lane para mabilis din. So, kakanan na tayo rito. At mag-merge tayo dito at dito sa taas ng... actually, taas na rin ito ng SLEX. But, syempre, sa baba, maraming mga trucks, mga buses na dumadaan doon. So, mas ano talaga, yung traffic ng mga sasakyan, mas madami kasi mga sasakyan na dumadaan doon. So, pag gusto mong ginhawa na biyahe, with, of course, dagdag konting bayad sa tollgate, ayun, dito ang the best na option para mapabilis yung biyahe mo. This time din siguro, hindi pa rin kasi ito rush hour, so kaya medyo konti-konti pa rin talaga ang mga sasakyan din na dumadaan. It's about ano na yan eh, mga magti-3 yata or 4 ng hapon. So mabilis pa rin. At hindi pa rin naman ganun kadami yung mga pumabiyahe na mga motorista dito sa expressway na ito. Mas marami pa rin kasi sa baba talaga. Siyempre, kung hindi ka naman nagmamadali, malaking bagay din yung ano, yung instead na pangbayad mo sa tollgate na mas mataas, ay pangdagdag mo na lang sa pambili ng gasolina. Pero kung iisipin mo naman, kung doon ka sa traffic naman, mas maano din ang consumption ng gasolina doon. Mas malakas din. Unlike kung rektang takbo, dire-diretso lang, mas efficient ang ano rito. Mas efficient ang consumption ng sasakyan mo. Yun, may mga time talaga na pag naipit ka sa traffic, wala kang choice, naubos yung oras mo sa haba-haba ng pagpipila mo doon sa masikip na traffic ng mga sasakyan. Ayun, kaya maganda yung naging desisyon ko nitong pagbiyahe na ito dahil nga malayo, medyo malayo kasi parang iikot ako nito eh. Pero yung time of travel naman siguro na-reduce into half or even less compared kung doon ka sa mahabang pila ng traffic. So yung ipila mo doon, iidlip mo na lang sa bahay to recharge. Kasi kahit nagda-drive ka lang yun, nakakapagod din mag-drive eh. Masarap lang mag-drive pag bago ka lang natuto magmaneho ng sasakyan. Parang excited ka lagi may biyahe. Kasi nakakatamad na rin eh. Nakakapagod kahit nakaupo lang. So, that's all of showing this route. And I hope na na-enjoy nyo. Because in my part, really, I was amazed. Ang sarap ng pakiramdam pag nakakita ka ng mga ganito, mga changes and development sa inang bayan natin sa Pilipinas. Kasi sa ibang bansa, marami tayong makikitang napakagandang mga lugar, mga highways. Mayroon din yan. Marami yan dito sa Pilipinas. So, thank you so much for watching. And again, I hope you enjoy. And of those who are new to my channel, please subscribe and click the notification bell para po ma-update po kayo sa mga susunod ko pa mga videos. Educational, inspiring, and motivational videos na gusto ko pong i-share sa inyo.